papayero, bakal o kongkreto at matatayang na puno. Walang panama sa bagsik ng bagyo sa bahagi ng Camanama. Pero hindi nahadlangan ng bagyong Glenda ang pagpapakasal ng dalawang nag-iibigan. Narito po ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Tulong-tulong na niretrieve ng Bureau of Fire Protection o BFP at Valenzuela Rescue ang 27 anyos sa si Jacqueline Sumampong matapos madagaran ng gumuhong pader mula sa katabing private property. Hindi na raw ito nakaalis sa kinatatayuan dahil inaapulang apoy sa nasusunod niyang bahay. Sa bagong bayan North Navotas, tila papel na unti-unting inaangat, pinupulit na malakas sa hangin ng mga yero. Gayun din sa Malabon, kaya pahirapan ang pag-usad ng mga sasakyan. Alas 8 po ng umaga, nandito tayo sa gilid ng Malabon City Hall. Nakikita natin na napakalakas na bugso ng hangin. Maraming mga nagliliparang yero, mga sanga ng puno. At maging yung mga jeep, nakikita niyo po yung hood ng jeep na yon, halos itinutulok na ng hangin. Napakahirap po. Paano to? Uwi muna? Oh, baka umuwi muna. Wala akong ano talaga eh. Gagrain na muna. Pasensya na muna pasahero. Ang motor na ito itinumba ng malakas sa hangin. Ang mga nakabisikleta, napilitang maglakad muna. Maging mga bakal at kongkreto, bumigay tulad ng arkong ito ng Barangay 28 sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Kaya naman ang mga bahay na gawa sa plywood at yero sa Barangay Bagong Bayan North, nagliparan at nagbistulang basang sisi ang mga residenteng ayaw lumikas. Wala ho kayong balak lumikas? Eh, mamaya na ho eh, kasi hindi namin maiwan eh, yung mga gamit eh. Alas 10 ng umaga, nagsimulang lumaki ang mga alon ng Manila Bay. Hudyat ang pinangangambahang high tide. Sa Barangay Daang Hari, ilang kalsadang binaha. Pero mga residente, hindi pa rin tuluyang lumisan. Eh, kung hindi na talaga kaya talaga mamaya, kung ano na mangyayari, bahala na. Siguro babalik na rin kami sa eskwilahan. Tingnan mo siya, may mga hayop. Na ano naman kami iwanan? Sa kabuuan, umabot ng mahigit 400 pamilyang lumikas sa walong evacuation center sa buong lungsod. Sa kabila ng paggagupit ng isang signal number 3 na bagyo, hindi napigilan ang pagmamahala ng Japanese national na si Kiyoshi Nakahara at Pilipinang asawa na si Magdalena. Dalawang taon na silang nagsasama at binayaan na rin ng dalawang anak. Wala raw bagyo na maaaring humadlang sa kanilang pag-iisang dibdib. Ganon kami katatag eh. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas.